JR. Hindi ako sanay na nakikita kang ganyan. Lumaban ka naman, oh. Di ba? Lagi ka naman panalo noon. Nung mga bata pa tayo, ikaw pa lagi panalo, di ba? Lumaban ka naman ngayon. JR. JR, patawarin mo ako. Please, patawarin mo ako. JR, hindi ka pwedeng mamatay. JR, kung pwede lang ibigay ko sa'yo itong kidney ko. Kahit yung dalawang kidney ko pa. Kaso hindi kasi. JR, patawarin mo ako. Nakita ko ang financial report ng supermarket kanina. Mahina ang kita natin this month, ma. Bakit? Parang mataas yata ang kuha ng inventaryo sa mga suppliers, eh. I think like 30 to 40% more. Pag-aaralan ko yan. Pagkatapos, kakausapin ko si Stanley. Oh, Dave. What's wrong? Wala, wala. Nag-iisip lang ako, ma. Tungkol sa financial report? Hindi, bali, lumapit sa'yo si Audrey. May isang tulong para sa kidney ni JR. Don't tell me, anak, na pumayag ka i-donate yung kidney mo. Greta? Oh, nandiyan ka pala. Greta, hindi mo na kailangan itago ang nararamdaman mo. Alam ko namang mahal mo pa rin si JR. Hindi ko tinatago ang nararamdaman ko. Dahil alam ng buong mundo kung gaano ko kamahal si JR. At alam ng Diyos, hindi ko siya kaya saktan. Greta, huwag na muna tayo mag-away ngayon. Tara kay JR. Swerte mo. Kasi mahal ka ni JR. Alam mo, lagi kong inadasal sa Diyos na sana mahalin din niya ako. Kahit katitingnan mo pag-ibig na binibigay niya sa'yo. Kaso hindi kasi binigay na niya yung buong puso niya sa'yo. Pero sinayang mo lang. Tinalikuran mo lang ang pag-ibig niya. Hindi na ngayon, JR. Dahil nandito na ako para sa'yo. JR, gumising ka na. Handa na akong lumaban para sa ating dalawa. Gagawin ko ang lahat. Mabuhay ka lang.